linggo na lang, pasok na ulit at may mga mag-face to face na. Pero kasabay nito, dumadalas naman ang ulan. Ang tanong, lulusong pa rin ba sa baha ang mga estudyante, lalo na yung mga nag-aaral sa University Belt? Magpabalita si Mon Gualvez. Saglit pa lang na bumuhos ang ulan, mistulang nagkailog agad sa tapat ng mall na ito sa Ermita, Maynila noong Biyernes. Pinasok pa ng tubig ang ilang establishmento kabilang ang Manila Doctors Hospital. Sabi ni Mamang SG, unang pagkakataon daw itong pinasok ng tubig ang pagamutan. Ate, tignan mo kaya. Tignan mo lang yung gate. Napaatras din ang ilang magpo-First Friday Masana sa parokyang ito sa Singgalong. Gate pa lang kasi, bumungad na ang abot tuhod na baha. Natuloy pa rin naman ang misa pero nagtiis ang mga nagsisimba na nakababad sa tubig ang mga paa. Sa Espanya, saglit din lang na umulan noong Linggo pero tila water world agad. Agaw eksena rin ang mga batang enjoy na nagsuswimming sa baha. Inabot daw ng 2 oras bago humupa ang baha na yan. Paliwanag ni MMDA Acting General Manager Baltazar Melgar, catch basin kasi ang Espanya ng tubig na naiipon at bumabagsak mula sa Quezon City. Lumalala pa ito kapag high tide. Termino raw ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang simulang magpagawa ng pumping stations na magpapahupa sana sa tubig sa mga pagkakataong yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito tapos. Kasi po ang topography ko, yung Espanya po eh, situated low-lying area na po. Gravity flow po yung nangyari. Ngayon, naglagay po ang Department of Public Works and Highway ng pumping station doon sa dulo para kahit po pag high tide, mali-lessen natin pagbaha dyan sa Espanya area dahil ipapump out po natin yung tubig papunta doon sa estero di Sunog-Apog. Ngayon po, yung pumping station po na yan ay hindi pa totally completed at hindi pa po na-turn over sa MMDS. Nang puntahan namin ang tinutukoy ng pumping station sa Hermosa Street sa Tondo, 3 linggo na raw itong hindi gumagana dahil nasunog naman ang ilang wiring. Pag nag-operate din, sir, hindi rin maiwasan yung dating ng bulto ng mga basura, nahihigop yan ng bomba. Yun yung nagkukos ng ano, pagka napuluputan yung propeller ng bomba. Katunayan, sa 71 pumping stations na inooperate ng MMDA, iisa raw talaga ang problema. Yan ay ang sangkaterbang basura. Sa tala ng MMDA, umaabot ng halos 300 truck ng basura ang nasasala nila mula sa mga pumping stations tuwing summer o kapag maaliwalas ang panahon. Pero kapag ngayong tag-ulan na, umaabot daw yan ng mahigit 400 bumabara sa mga pumping stations kada taon. May ilang inaayos na lang daw sa Sunog-Apog pumping station bago ito i-turn over ng DPWH. Gaya ng ilang trash rake o pang-screen nito ng basura na masyado raw mababa. Nahirapan silang magkalaykay, sir. Mahirap silang maabutin kasi na ano, baka maano silang sila daw sila, lalo na pagka umaandar yung oo, malakas po eh, madisgrasya nga daw sila. Yun yung concern ng mga tao. Target nilang matapos na yan ngayong taon para hindi na basta-bastang nalulubog sa baha ang Espanya, Maynila. Ako si Mon Gualvez para sa 1PA.